Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. LJ, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. It's so nice to see you. Ako din. Finally. Yeah. Nandito tayo sa... The Buren. The Buren is your cafe bar? Is your restaurant? Cafe bar. It's my mom's and my sister's. Mm-hmm. So, it's been running since 2018. So, kumusta? Kumusta ang buhay ng New York? Okay naman po. Masaya. Happy dito. At nakakatuwa kasi kahit na po, we've been here like more than a month. More than a month pa lang. Pero okay naman po yung mga kids. We've also seen some of your photos. Fashion Week. Yes. Because I have parang skincare kasi dito boy that I get from here ever since. They saw, I think, because they followed me na rin, tapos they saw that I was here. And then they were like, are you here? Can we invite you to the show? We have quite some shows that we're handling, the same PR agency of the skincare that I get from here. Tapos, sabi ko, yeah, sure, why not? Tapos since sobrang extraordinary experience yun for me, it's my first time, so I had it documented. So yun, kaya may ganun photo. Do you have friends in New York? What I didn't parang realize when before leaving Manila, mm-hmm. parang feeling ko family ko lang nandito. Tapos pagdating ko dito, lahat sila nagtatawagin sa akin. Where are you? Maragin! Sabi ko, andito lang ako. I'll stay here for quite some time. So, let's see each other, ganyan. Yung have you seen ko, them? Some yes, of them? I've seen them. Kasi, LJ, when we spoke, alam ko eh, you know, it was news, pero hindi ko alam na ganun. Kalaki yung kwento. Well, I was boy, really yeah, shocked. Actually, were you? I was. Sobra. Kasi dito boy, like you said nga, I leave a certain amount of privacy to my family because dito boy sa mundo natin, you need that eh for sanity, you know, for ano ba, foundation mo as a person na parang kailangan mo meron kang may mundo ka na, real. I hold it very valuable to me. Parati ko sinasabi yan, kung ano ang ikikip mo para sa sarili mo that belongs to you. Because the moment you become public, you are public. Yes. Diba? Pero meron din naman tayong kapangyarihan na konti to keep certain things to ourselves. Now, looking back, other times, LJ, when you still find yourself crying, Tito Boy, honestly, meron. Meron pa rin. Sa totoo lang, I don't want to share sana, but knowing nga that there are other women, other people, that they find it empowering, that they hear my story, I want to be honest that yes, there are days that I find it difficult to like, ano ba, parang, ang hirap nito na okay, andito kayo ng mga bata, ito ang sitwasyon mo at kailangan kayanin mo. Talagang, Tito Boy, ang dasal ko, halos minuminuto ako nagdadasal. Kasi if not, especially yung mga araw na I don't feel okay. Kasi there are days, Tito Boy, hindi totoong walang araw at feeling nila naka-move on ka na. I think it will be a very long journey, a difficult one. Pero, yun nga, talagang kumakapit lang po talaga ako sa Diyos, Tito Boy. LJ, so, how is the support system? Mom, Lorraine, your sister, paano? Very supportive po ang nanay ko at ang sister ko. Sila yung nagsasabi na parang, relax ka lang dyan. I mean, enjoy. You wanna go out, what do you wanna do, ganyan, what do you wanna do with the kids, ganyan. Tapos, sabi nila kung kailangan mo ng time for yourself, you can do that. At saka nanay po iba talaga kapag sinabi ng nanay mo na sa akin ka na muna. Yung parang feeling mo hindi ka ilalaglag, hindi ka bibitawan kahit anong mangyari. At it's been a very great family time for us for the past month. You know what everybody wants to know? Si LJ ba? And I get this question, ha? Babalik pa ba sa Pilipinas? Mag-aartista pa ba? Magtatrabaho pa ba?
That, I'm sure you get that. Yes, opo. What is your answer to that? Tito Boy, I'm thinking life one day at a time. Ang hirap ko pagsalita na, hindi, dito na lang ako. Or oo. Oh, oh. Or oo, babalik ako. Oh. Or oo, pagbalik ko. I will be back in show business. Hindi ko po alam what's gonna happen. And I think, Tito Boy, it's okay that you don't know. It's okay to take your time. It's okay to give time to yourself, to heal, to figure out things. Kasi mahirap po kung mamadaliin yung mga bagay-bagay at meron pong dalawang batang umaasa sa akin. I feel like I cannot make any more wrong decisions. Si Aki, at 11, nandito kayo ngayon sa New York. Nagtanong na, nagtatanong yes. na. Oh, talaga. And we had a talk. Yun nga po, di ba? Remember, right, we had a talk before leaving. Pero pagdating dito sa New York, did you have another conversation with your son? Yes, Tito Boy. It's actually, every now and then, we would get to talk about sensitive matters and important things. Kasi I also encourage him to be speak open. Out and be open. Gusto ko lagi siya nagkukwento. Every day po yan pag umuwi siya o house or school. And I'm sure it's not easy. So every time he raises a point, Mom, ba tayo nandito? What happened to, how does he call Pao? Dad? Tito? Tito Pao, what do you say? I mean, are you completely honest? I mean, do you tell him everything? I am very grateful that God has been giving me wisdom na kung ano man po yung lumalabas sa bibig ko, ay nothing but facts or wala pong masama. You know, a lot of people who watched our interview would say na si LJ talaga hindi pa makadiretso doon sa points. Do I remember when I saw the struggle? And some people even said na pre-protectionan pa rin niya si Paolo. Your reaction to that? Ang pre-protectionan ko, Tito Boy, are my kids. And I understand that. And of course, somebody would say, mahal pa rin niya si Paolo. Tito Boy, pag nagmahal ka naman kasi, hindi naman yun parang kahit gawan ka ng masama. I mean, I don't think it will just go away like that. Hindi ko naiisip yun ngayon, honestly po, Tito Boy. I mean, syempre, a lot has happened, diba? Maraming iba-ibang emosyon ang pinagdadaanan. Right. Pero, parang feeling ko hindi po totoong, kung totoong nagmahal ka, hindi rin totoong bigla mo na lang pwede sabihin sa sarili mo na i-off mo na po yung pagmamahal na yun. Pero hindi ito sa parang okay na tayo ulit. Or you're holding on. Yes, po ganun. I know what you mean. It's a very complicated situation and emotion. Kasi syempre may anak din po kami. At may 6 na taon. Yes, Tito Boy. Matagal din po yun. Malalim yun. LJ, has Paolo Cotes reached out? No. Has he reached out to you? No, Tito Boy. No efforts? No efforts. It takes a while to understand all these things. It takes a long process sometimes. Pero iba't iba ang proseso ng iba't ibang tao. I know Paolo has not reached out, sabi niya. Pero LJ, have you forgiven? Tito Boy, it's a work in progress. Pinagdadasal ko na mapatawad ko siya. Because I know that if I don't forgive him, this very dark emotion will just eat me up. And I won't be able to move on with my kids, move forward with my kids nang maayos, Tito Boy. Yung walang galit or walang... Siyempre, nandun may pain. I mean, hindi po mawawala yun. Pero for me to make at least decent decisions or decisions that will benefit my kids, I really have to set aside all those negative emotions, which is very difficult, Tito Boy. Every day, I always pray na sana pag gumawa ako ng decision, it will always be based on God's will or yung kung ano makakabuti sa mga anak ko. Yan, Tito Boy. I really do believe that. I really have to forgive. Not forget.
not forget, but forgive. He also issued a statement, taking full responsibility, asking for forgiveness from you and the kids. Did you come across that? I know that eventually he would have to release a statement. He would have to speak up. But it's something na parang hindi ko na po binigyan ng attention masyado. I mean, hindi po madali. Honestly, baka po akalain ng mga tao, madaling gawin yon na i-disregard na lang kung ano yung mga nababasa namin or mga nakakarating sa amin. Pero it's really a very difficult process para maridig at makita talagang iisang tabi mo, Tito Boy. Or else, it's really just gonna break you, Tito Boy. Pinagdadasal ko yan lahat, na parang kapag it really feels bad to hear some things, wala, dasal na lang, Tito Boy. Sabi ko, okay, it's just a process, dadaanan mo talaga to, pero basta dasal ka lang, hingi ka ng strength, ng wisdom, ng favor ni God, and then it will be better. And you know you have to hang on because sa lakas ng pananampalataya mo rin, you know that in God's time, whatever it is that you're waiting for, whatever it is that you deserve, will happen. Yes, it di mo lang talaga alam kung kailan, di mo lang alam kung anong mangyayari, but you know, in God's good time, yes, you will be okay, di ba? I strongly hold on to His promise, Tito Boy, strongly. Sinabi mo yan sa akin during that interview. I don't know if you remember. Yes. I hold on to His promise. Yes, Tito Boy. He has made it very smooth for us. A very relatively easy transition for us. Yung support system na binuhos niya, and I know yung mga nagme-message sa akin, Tito Boy, yung overflowing love and support that I felt, that my kids felt during this time, especially the time that I released my statement, that overflowing love and support, Tito Boy, alam ko na si God din yun, na He touched a lot of people's hearts and lives para sabihin sa akin na you're gonna be okay. Yeah. Ang dami pong lumapit sa akin, nag-message sa akin, na kamusta ka, or iba, hindi ka nakakamustahin, but they just really want to tell you na parang, you're gonna be okay. Has Paolo Avellino gotten in touch? Yes, Tito Boy. Talaga? Because I know you're friends. Yes, we're not friends. Na parang everyday nag-uusap, but he's been there for Aki naman. We've been in touch, especially, siya yung nag-message sa akin, Tito Boy. Siya ang nag-send sa akin ng message. Alam ko hindi siya masalita. Hindi mo. Hindi siya masalita eh. But he's the type who would say, okay ka ba? I mean, di ba? Parang... Opo, nagsabi lang siya na parang, I know you're going through a very difficult time, ganyan. At syempre, ang iniisip niya rin is si Aki. Of course. And if anything doubt that I need, when it comes to Aki, I can always tell him. LJ, sa lahat lang ng mga sumusuporta sa'yo, sa lahat ng parte ng mundo, but most especially, sa mga nagmamahal sa'yo sa Pilipinas, I mean, your message? Maraming salamat sa inyong lahat. Iba po talaga, Tito Boy, regularly nangangamusta sa akin. No. To all my friends, thank you. Sobrang laking bagay po sa akin at sa mga anak ko that we feel your love and your support. It really helped me a lot. Para sabihin ko rin sa sarili ko na kaya ko. And sometimes, Tito Boy, kapag I feel low, and sometimes you pray and then you check messages and then you look at people's messages to you na, oh, kaya mo yan. Nabuboost lalo yung nakaka-empower, Tito Boy. Whether they share something na parang, oh, pinagdaanan ko rin yan, ang laking tulong po sa akin, Tito Boy. At pati yung mga taong nagtatanong kung, how are you doing it? I feel like,
kailangan ko rin talagang lalong tibayan yung sarili ko to show them na kaya natin to. Na we are always gonna have our kids to be the priority of our lives. Bilang mga nanay, bilang babae, bilang magulang, nakakataba po talaga ng puso. Feeling ko, biyaya sila sa akin ng Diyos. Na para sabihin, hindi lang po yung pamilya ko at yung mga friends ko. Siyempre, given po yun na talagang meron po talaga akong family who really, really support me very much and love me very much. May pamilya rin po ako sa Pilipinas na kung piliin ko man na bumalik na yun, they also got me, Tito Boy. Huling katanungan, sometime in the future by LJ, would you go to Baguio with someone as friends? Yes, Tito Boy. Why not? I'm proud of Baguio as a Filipino. I mean, marami pwedeng puntahan doon. Marami pwedeng kainan, Tito Boy. So, yes. Tito Boy, Paolo Avellino is from Baguio. That's right. Uh-oh. So, may family dun si Aki. Pupunta talaga kami dun. So, malay natin yun, and Pao can, you know, can see each other there with Aki, di ba? Yes. As friends. Yes. Yes, as friends, Tito Boy. Pampa, gaan lamang po na natin pagkinadala. LJ, appreciate this. Thank you so much. Ang sarap ng ating pagkikita dito sa Brooklyn, New York. Ang sinabi natin, we'll see you in New York, nagkatotoo. Yes. We are in New York. Thank you, Tito Boy. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking.